Tatanggapin mo ba ang 100 milyon kapalit ay ang ikakasal ka sa taong hindi mo naman gusto? Kung ikaw ang tatanungin, ibibigay mo ba ang iyong sarili o tatanggihan mo ito? Halina at pakinggan natin ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Sa isang mahirap na probinsya ay may isang magandang babae at iyon ay si Isabel. Kahit laki ito sa hirap ay talagang hindi maaalis sa kanyang itsura ang kanyang kagandahan. Dahil ang kanyang nanay ay naanakan lamang ng isang Amerikano. Simula pinanganak siya ay hindi niya pa nakikita ang kanyang ama dahil iniwanan sila nito. Mahirap ang buhay ni na Isabel sa probinsya kaya naisipan niya na maghanap ng trabaho sa malayong lugar. Nay, meron nakapagsabi sa akin na maraming trabaho ang pwedeng pasukan. Gusto ko pong magtrabaho sa malayo upang maiahon ko kayo sa kahirapan. Sabi ni Isabel sa kanyang ina. Oh, ano bang klase ng trabaho ang balak mong pasukan? Tanong ng kanyang ina. Pag-aalaga daw po ng matanda ang pwede kong maging trabaho. Madali lang naman po siguro yun at sabi nila ay malaki daw po ang kikitain doon. Sagot ni Isabel. Pinayagan naman si Isabel na kanyang ina sa kanyang kagustuhan. Meron din itong kasintahan si Isabel at ang totoo ay balak na nila magpakasal kahit simple lamang. Ngunit, nagsabi din dito si Isabel na magtatrabaho muna siya sa malayong lugar. Pumayag naman ang kanyang kasintahan at may tiwala naman ito sa kanya dahil talagang mahal na mahal nila ang isa't isa. Nagsimula mag-empake si Isabel ng kanyang mga kagamitan upang paghandaan ang kanyang pag-alis. Kinabukasan ay handa na siya at nagpaalam na siya sa kanyang ina at sa kanyang kasintahan. Anak, mag-iingat ka ha? Huwag mo pababayaan ang sarili mo. Kung magka-problema man, ay lagi kang tumawag sa Diyos na tulungan ka niya. Naiiyak na sabi ng ina ni Isabel. Mahal, lagi kang magdadasal. Umuwi ka na lamang dito kapag nahirapan ka ha. Kumain ka lagi ng tama sa oras. Sabi ng kanyang kasintahan. Sumakay na si Isabel sa bus at nagsimulang umandar ito. Kumakaway pa ang kanilang mga kamay at hindi maalis ang kanilang kalungkutan. Dahil ito ang unang beses na lalayo ito sa kanilang piling. Dumaan ng ilang oras ay nakapunta na si Isabel sa kanyang pupuntahan. Nag-apply siya ng trabaho at sinabihan naman siya kung sino ang kanyang aalagaan. Ang kanyang aalagaan ay isang matandang lalaki. Wala itong kasama sa buhay dahil hindi pa ito nagkakaasawa at tumanda itong solo sa buhay. Nagkakaedad na ito kaya kumuha na siya ng pwedeng mag-alaga sa kanya. Sobrang yaman pala ng matandang lalaki dahil noong kabataan ito ay subsob ito sa trabaho dahil wala siyang ibang pinagkakaabalahan. Nagsimulang magpakilala si Isabel sa matanda at naging maayos naman ang lahat. Napansin ng matanda ang ibang klase na kagandahan ni Isabel. Ineng, ikaw ba talaga ang mag-aalaga sa akin? Tanong ng matanda. Ah, opo, tay. Ako po ang mag-aalaga sa inyo. Hayaan niyo po, hindi ko po kayo pababayaan at gagawin ko ng maayos ang aking trabaho. Sagot ni Isabel. Pasensya na at nagtataka lamang ako. Dahil yung itsura mo mukhang hindi mag-aalaga ng isang matandang tulad ko. Sabi ng matandang lalaki. Malakas pa naman ang matandang lalaki at nakakatayo pa. Pero kailangan niya lang talaga na aalalay sa kanya sa pang-araw-araw. Dahil minsan ay nakakaramdam din naman ito ng hilo. Senyales ng katandaan. Naging maayos ang trabaho dito ni Isabel at sa unang buwan ay pinasweldo siya ng matanda. Isabel, ito ang una mong sweldo. Sabi ng matanda. Ha? 60,000 po? Ang laki po naman ito. Nagtatakang tanong ni Isabel. Ano ka ba ineng? Maliit pa yan. Sa susunod, mas malaki na ang ibibigay ko sa'yo para ka makapagpadala ka ng maayos sa iyong ina. Sabi ng matanda. Masayang masaya si Isabel dahil sobra-sobra ang bigay sa kanya ng matanda. Pero ang totoo ay baliwala yun sa matanda dahil sobrang yaman naman ito. Paano naman kasi, palagi talagang napapansin ng matanda ang kagandahan ni Isabel at nababaitan siya dito. Maalaga si Isabel at sanay na sanay sa mga gawaing bahay. Natural na sa kanya yun dahil isa siyang probinsya ng babae. Tumagal pa ang pagtatrabaho ni Isabel doon at nanatiling maganda ang kanyang kita. Unti-unting nagustuhan ng matanda ang dalagang si Isabel
dahil kaakit-akit ang itsura nito. Isang araw, uminom ng kaunting alak ang matanda, dahilan ng pag-amin niya kay Isabel na nagagandaan siya dito at nagugustuhan niya ito. "Isabel, ineng, matagal ka nang nagtatrabaho sa akin at palagi kong pinagmamasdan ang iyong kagandahan. Wala pa naman akong asawa at anak. Tingin ko naman ay hindi pa huli sa akin kung magkaroon ako ng asawa," sabi ng matanda kay Isabel. Maya-maya pa lamang ay tumayo ang matanda at may kinuha sa loob ng kanyang kwarto. Lumabas ito at tulak-tulak ang isang malaking maleta. "Isabel, ito ang halos lahat ng pera ko. Kung papayag kang maikasal sa akin, ay yayaman ka at magiging sayo to. Higit sa lahat ay hindi na mahihirapan pa ang nanay mo," sabi ng matanda kay Isabel. Gulat na gulat si Isabel sa narinig mula sa matanda. Inooperan siya nito ng sobrang laking pera kapalit ang pagpapakasal niya dito. Handang ibigay ng matanda ang lahat dahil alam niya naman na kung maging asawa niya si Isabel ay sobrang maalaga nito at higit sa lahat ay maganda at bata pa. Ngayon pa lamang nakakita si Isabel ng ganoong kalaking halaga ng pera. At dahil doon ay talagang sa una ay halos masilaw siya dito at matukso. Ngunit na natili pa din sa kanya ang tamang pag-iisip na hindi niya ipagpapalit ang kanyang minamahal na kasintahan kahit nasa sobrang laki ng halaga ng pera. Hindi niya naman yun kailangan dahil nakaipon na din naman siya kahit papaano at kaya niya na din naman makapagpatayo kahit na simpleng sari-sari store lamang. Kinakabahan man at natatakot si Isabel na tanggihan ito, pero tinanggihan niya ang alok sa kanya ng mayamang matandang lalaki. Tay, pasensya na po pero hindi ko po matatanggap yung inaalok niyo. Handa naman po ako magtrabaho sa inyo pero hindi ko po ipinagbibili ng pera ang aking sarili. Mayroon na din po akong kasintahan at balak na po namin magpakasal pag nakaipon na po kami. Huwag po kayong mag-alala, tay, at aalagaan naman po kita hanggang kaya ko at pwede niyo naman po akong ituring na isang anak, ngunit hindi ang isang asawa. Kinakabahang sagot ni Isabel. Ngumiti lamang ang matanda at hindi dinamdam ang sagot sa kanya ng dalaga. Gusto niya lang din naman kasi talaga na meron siyang makasama sa pagtanda pa niya lalo para mayroong mag-aalaga sa kanya. "Pasensya na, Isabel. Gusto ko lamang kasi talaga na mag-aalaga sa akin. At dati noong kabataan ko ay subsub ako sa negosyo kaya hindi ko napapansin na gusto ko magkaroon ng kasama sa buhay. Kung kailan matanda na ako, tsaka ako hinahanap ang tunay na pagmamahal at gusto ko iyon na maramdaman," sabi ng matanda. Naging masaya din naman ito dahil sa sinabi ni Isabel na aalagaan siya hanggat kaya niya at hindi siya para pabayaan ito. Naging sapat na iyon sa matandang lalaki at gumaan naman ang kanyang pakiramdam. Isang araw, nagpaalam si Isabel sa kanyang among matandang lalaki na kung pwede ay umuwi muna siya sa kanilang probinsya. Pinayagan naman siya ng kanyang amo dahil naiintindihan nito na matagal na siyang hindi nakakauwi sa kanila. Binigyan pa nga siya nito ng bonus na pera para makatulong sa kanya. Nagpaalam si Isabel sa kanyang amo at pangako nito na babalik siya agad. Umuwi na si Isabel sa kanilang bahay at sinalubong siya ng kanyang kasintahan at ng kanyang nanay. Masayang masaya sila sa pag-uwi ni Isabel. Sapat na ang kanilang pera para magpakasal. Simple lamang ang naging kasal ni na Isabel at ng kanyang kasintahan, pero masayang masaya sila dahil totoo ang kanilang pagmamahalan. Sa buhay natin, maraming kayang bilhin ng pera. Sumasaya tayo kapag marami tayo nito, pero may isang bagay na hindi nabibili ang pera at iyon ay ang pagmamahal. Mas masarap sa pakiramdam ang madami nagmamahal sa'yo kesa sa marami kang pera. Kailangan mo ng mga kaibigan at kasama sa buhay, ngunit kahit na pakiramdam mo ay walang nagmamahal sa'yo, lagi mong tandaan na may Diyos na hindi ka iiwan kahit kailan pa man. At hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Sana ay nagustuhan nyo ito at sana ay kinapulutan ninyo ito ng aral. Please like, share and subscribe para lagi kang updated sa mga bago pang uploads. Maraming salamat po at God bless us all.